I believe that co-ops is co-ops, I believe. Naniniwala po ako. Thank you for that question. I believe. Hello everyone. Sige. And welcome to our new episode. And may nagtanong kasi sa akin kung okay ba raw mag-invest sa isang cooperative. Mm. Cooperative. Oo, mga co-op, no? So, ikaw ano bang masasabi mo? Ano ba yung investing in co-op muna? Ang co-op, ano yan eh, para ano ba ang co-op? Yung co-op. Ano kung maiisip ng co-op? Para yung kumpanya, pero kumbaga more technical definition is a group of people na nagsama-sama for a common purpose. Mm-hmm. Okay? Sa co-op, di ba pag gumawa ka ng korporasyon, stockholder ka. Uh-huh. Sa co-op, wala siyang hindi ka stockholder, pero ano ka dun eh, parang meron kang share capital. Okay. So kapag pag nagbigay ka ng pera sa co-op, hindi ka stockholder, hindi ka may-ari ng co-op, pero meron kang share sa capital. So parang member capital. Ka. Yun yung usually yes. na naririnig ko na ano. Member ka ng co-op. Okay. Ayan. Tapos, alam ko, and I believe that co-ops is, co-ops, I believe. Naniniwala po ako. Thank you for that question. I believe. It's one of the most understated or underappreciated investment. Yung mga co-op. Talaga? Oo, kasi, you can invest or be a member of a co-op for as little as 500 pesos. Depende sa co-op yan. Depende sa co-op. As little as 500, pwede ka mag-member. Tapos, they give dividends. Mm-hmm. Of course, pero hindi naman, as with all dividends, depende sa performance. But a lot of them do give dividends to the tune of mga 12-14%. So may price appreciation din ba yan? Dividendo, more of dividends. So, ang cooperative, it's just like investing in a mutual fund. Oo. Similar, not exactly the same. Oo, hindi umakit yung presyo. Kasi pera ito ng maraming tao. Oo. Tapos, yung co-op, syempre, papalaguin yung pera. Oo. And there are different types of co-ops. Okay. Kasi merong credit co-op. Ang credit co-op, pinapautang. Sa members. Sa members. Merong multi-purpose cooperative. Oo. Yung multi-purpose cooperative, may pautang. Believe you me, may mga co-op akong kilala na may gas station. May mga franchise. May Jollibee. Oo. May Jollibee. Yeah. May ospital. At meron din akong alam na co-op na may school. Meron akong co-op na merong, they run a chain of hotels in Cebu. So and tawag dito, yun lang yung talagang business ng cooperative. Mm. So malamang multi-purpose yan. Yeah. So ganun no, mga pera siya ng maraming tao, they put it together. Yung mga members, they put it together and the cooperative will either invest it or run a business, put up a business or for the members then. And yung kikitain ng co-op, yun yung binibigay na dividends dun sa mga members. Yes. So, unlike a mutual fund na you will make money sa appreciation ng price. Kumbaga, nagpasok ako, bumibili ako ng price. Ng share sa mutual fund, tapos parang stock market, umakit yung presyo, bumababa. Yung co-op, meron ka lang kapital. Kasi get dividends. So, you don't really make money from the appreciation, but you make money from the dividends, the regular income. Yung kita. And may mga co-op na I think they can give like a minimum rate of return, no? Pero it varies also. It varies, no? May mga tipong ito guaranteed na 2% a year, pero merong mga nagbabari na depende sa gaano kalakas yung naging business ng co-op. At ang ibang cooperative din, they don't just have business or loan, nag-i-invest din sila mismo. So may mga co-op akong kilala, nag-i-invest sa mutual fund, nag-i-invest sa UITF. So kumbaga kung ano rin yung kinita nila doon, of course that's not their main business, pero pag kumita sila doon, babalik din yun sa ano. Yes. Yan. So, ang tanong ngayon is, we've established na maganda mag-invest sa isang cooperative. Hmm. Paano ngayon? May dagdag pa pala ako. You can also loan. Yeah, kung ano. Kung sa co-op. Kung yung co-op ay nag-offer ng loan. And I remember yung isa kong friend na
hindi siya naglo-loan doon sa cooperative niya. Mm-hmm. Ah, nag-ano lang siya, kumikita lang siya. Nag-invest siya. Mm-hmm. Kasi, it's Savings and Loans Association Cooperative. Okay. So, yung mga members, pwedeng umutang at a rate of 6%. Mm-hmm. Yun yung interest rate. No? Mm-hmm. Tapos sila, sa mga members na nag-i-invest, nagbibigay ng pera, na ipapautang, they get around 3 to 4%. So, alam mo yun, so the difference is the income of the cooperative itself. Yeah. So, but yun nga, ang sabi nga natin na we've established that investing in cooperatives is a good idea. Yes. But the question now is, where do you find these cooperatives and how do you know if a cooperative investment is actually a good investment? Okay. Well, a lot, some cooperatives, sabihin na lang natin na based, company-based. Uh-huh. Kasi may mga co-op na yung mga empleyado lang ng kumpanya, yung pwedeng mag-member doon. And marami din ganyan, no? Yeah. You can check out your company kung may co-op sila doon. Yes. So, you can invest there. Number two, you can also check out yung mga co-op within your vicinity. Uh-huh. Like for example, I know one cooperative na based sa Novaliches. Uh-huh. Okay. Ano siya? Cooperative siya ng mga nagtitinda doon sa may Novaliches. Pero ano, laki ng pera. Billion ang pera. Ah, talaga? Billion. And meron din akong kilalang co-op na based din sa Paranaque. Tapos yung mga vendors din, billion ang pera. Oo. Meron namang co-op, ang business nila, mga more of the mga piggery. Oo. Ganyan, sa may Batangas. Billion din ang pera. So, pero, itong mga cooperative malalaki na to, mga open to everyone ba? Or usually, di ba may qualification? May eh mga qualification. Uh-oh. Kumbaga, dapat kasi pag ganun, check out nyo na lang yung mga cooperative. Pero kung merong malapit sa inyo, most probably, no, pwede kayo mag-member ng co-op. Uh-oh. Kasi yung mga company-based lang naman ang medyo mas may restriction eh. Yeah, well, katulad nung isa kong kakilala na... Tinan nyo rin yung title tuloy, yung pangalan ng co-op. Kasi kunwari, Blank Vendors Cooperative. Na kailangan vendor ka doon. So, dapat vendor ka doon. Pag di ka vendor, eh, baka hindi. Pero tanong nyo na rin. Katulad doon sa isang hospital na kung saan nagpapacheck up yung parents ko, yung canteen ng hospital, isang cooperative. So, ang mga members noon is yung mga employees ng hospital and it's only open to the employees of the hospital. But, of course, lahat ng kinikita ng cafeteria, ng canteen, it goes back as dividends so sa mga members din ng sa mga staff ng hospital. Uh-oh. So something like that, they should ask around. Yeah, and another thing, they can go to the website ng Cooperative Development Authority or CDA. Uh-oh. And doon makikita nyo yung list, lahat ng listahan ng mga ng co-ops. So before, at least alam mo kung legitimate. Yes. So before you invest in a cooperative, I guess that's the first step. I-check doon sa CDA website kung legal ba talaga. Oo, no? Baka mamaya scam lang yung co-op. Yes. So check with the website. And sa akin, isa pang magandang consideration is paano ba kumikita yung co-op? Oo. Kasi, of course, if the co-op, yung pera ay ini-invest sa mga businesses na medyo risky, then you should also understand na high risk yung pinapasok mo, di ba? Mm-hmm. So, right. What if yung cooperative is a large portion of the fund is invested in mga low risk investments, nasa paper assets. Di alam mo na medyo low risk din yung investment. So yung mga cooperative investments, may mga low, medium and high risk din yan. No? So get to know the business. And then, ang co-ops din kasi may mga ano rin yan eh, may mga types or class. Merong tinatawag na mga primary cooperative, may mga secondary cooperative. I just don't know kung may tertiary lang, but I'm sure may primary sa secondary. Yung mga primary, ito yung mga malalaki. Kasi even small cooperatives, minsan kasi yung mga primary cooperative nag-a-adopt na mga mas maliliit na co-op na tinutulungan din nila. Yes, ganun. So, ako lang, you can go for the primary and secondary cooperatives kasi marami ring co-ops din kasi nalalo pag maliliit, hindi sila nagsusurvive. So, tingnan nyo rin pala. Para hindi naman malugi yung mga members, pwede sila nagpapa-acquire na lang sila sa mas malaking. May mga ganun. So, kumbaga yung primary co-op and secondary co-op, siguro ito yung mga blue chips. Kumbaga sa stock market, yung mga blue chips. Ito yung mga talaga established na. Check also the history of the co-op, kung matagal na sila in business. Like with all business na mag-invest kayo, check nyo yung ano, kung gano'n na sila katagal. Yeah, I guess that's the last thing that they can do if they want to invest in a co-op. Mm-hmm. They have to do due diligence dun sa mga members, officers ng cooperative, no? Totoo. For example, if the cooperative will
run the cafeteria of the hospital, no? Siyempre yung mga officers ng cooperative dapat medyo meron silang knowledge about how to run a food business, di ba? Oo. Kasi yung success nung mga ventures ng cooperative will actually be directly affected by the skills and the resources and the knowledge of the officers of the cooperative. And if you can also tingnan niyo rin kung maka-request kayo ng financial statements. Yes, and they should actually dapat. You can also check para makita niyo may pera ba, nasaan ang mga investment, doon yung makikita kung paano minamanage ng cooperative nila. And kung may makakausap silang mga medyo matagal ng members, they can ask, kamusta ba experience? On time ba magbigay ng dividend? Oo, totoo. Or, wala pang palya. Oo, and gano'n kadalas magbigay ng dividends? So, that's true. Anyway, if you have more questions about investing in cooperatives, then you can leave it at the comment section and we will try to answer them. But I hope you were able to learn something new dito sa episode namin. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And of course, subscribe. Please don't forget to subscribe. Yes. Okay, bye-bye. Bye-bye.